Okay. Bago tayo mag-commercial kanina, medyo nag-iinisa na kayo eh. Kasi parang may mga bully ata dito sa apat na to eh. Oo, meron. So isumbong mo na, isumbong mo na, Mr. Escoto. Sino ba yung nambubully sa'yo dati nung sa, nasa FPU ka? Ano yan? Rookie ko ng college, FPU, si Brian Cruz. And si Pugoy. Yun. Sila yung bully nun? Oo, bully yan. Paano ka binubully? Kasi minsan, scouting kami, parang gagawin namin play nung kalaban. Kalaban. Dapat siyempre gagalingan naan. Papakitaan namin sila kasi yun yung time namin na ano eh. Na, uy, makakalaro tayo. Pwede ka magpakita. Oo, magpakita. Minsan, huwag ka na gumalaw dyan ha. Para matapos ka agad yung, ano, yung drill. Tapos kapag nakascore ka, yun na, tatamaan ka na. Paano ka tatama? Ano yung mga gagawin nila para tamaan ka? Eh, pa, kasi curious yung mga viewers. Parang alam nila ano pinagdaanan mo. Ano lang, simply siko. Simpleng ano. Pag nakita ni Pugoy ngayon to sa PBA, sabihin mo, tatamaan ka talaga sa ah, ganun pala. Lalo na kapag ano, kapag hindi mo sinasadya na tulak mo, babox out lang sila, tapos natulak mo. Siyempre, oh, mamaya ka, mamaya ka. Rookie ko rin sa FU. Yung mga nabutan kong batch doon, talagang mga loko-loko rin eh. Mga sila Cervantes, hindi naman loko-loko na ano, physical maglaro. Kunyari sa practice, tirahan, pero walang pikunan. Bigayan, pero walang pikunan. So, kumbaga na-adapt ko rin yun. Tapos, siyempre, minsan, sabi ko, try ko nga sa iba. Ayun, pero eventually, yung bad habits na yun, nawala rin. Nawala rin. Nung nawala. Dumating sila, Coach Nash, nakapag-adjust rin. Kasi tinanggal niya lahat yan. Nasabihan ka na siguro ng mga ganun, no? Dati? Kasi dati, pag nabangga, parang gusto ito agad, ano eh. Kami nung dumating si Coach. Kami kami, nila Raymar Jose, nila Pugoy. Pag mag-set kami ng backpick, talagang pag-backpick mo, nakaigaw, pak! Nakita mo nila yung bantay mo, nandun na sa set, nakaigaw. So, anong, bakit, anong ginawa ni Coach Nash? Bakit binago niya yun? Gusto niya i-change yung ano na parang maayos yung hindi lang sa court pati sa labas pati na off the court. Yes. Ayun, tapos lumayo na kayo sa mga bisyo. Kaya nga ata nilipat kami sa Fern eh. Oh, wala kang gagawin doon. Oh, doon puro pulo eh. Paggabi doon kausap mo mga maligno. Seryoso. Kasi tapos, galing ba galing kayo ano, yung dorm niyo dati yung doon sa basketball court sa Morita. Hmm. Nilipat ngayon kayo sa ano, Fern. Yun oh. Nga rin, nagtataka nga rin ako eh. Paggabi minsan naging hindi mo mamalayan, nandiyan na si Coach Nas sa tabi nyo. Nagtataka ako nun, last year ko sa FPU, si Coach Nas nilagay ako, yung dorm ko nilagay doon sa bubungan sa taas. Oh, yung bulungan ng kalapas. Parang naka-isolate kami mga... Para daw hindi ka, ano, hindi ka kung saan-saan pupunta. Hindi daw mahawa yung mga rules. Baka mga bad habit niya siguro, sir. Para siguro hindi niya mahawa sa amin. Ito, mga bad habits ni Carl. Pero sobrang bait lang namin. Na, so, teammate na tayo ngayon. Teammate tayo ito. You know, Jasper, because in your time, syempre, Nash already set the program. Uh-huh. And even if Coach Olsen was already your coach, that was the culture that Coach Nash started. Right. So, you're the beneficiary of everything that they went through. Yeah, pretty much. I mean... That system, I mean, coming here, the system that they already had, I kind of, Southwestern kind of was in that same area as well. So, like, the whole dribble drive offense, things like that, fast-paced type of game, I was already kind of used to already, so. The thing that does not change, or maybe internally, your culture change, mm-hmm. pero pagkalaban niyo ibang team, iba yung tapang ng FEU. So, dahil matapang ng FEU, sigurado ako, may makakabangga kayo dati sa UAAP na hanggang ngayon. Baka umiinit pa rin yung ulo niyo pag naalala niyo yung mga player na yun. Eh. So, Raymar, nung time mo sa UAAP, sino yung kalabro mo noon na parang yun talaga, kiskisan talaga, sikuhan tayo, basa yun ang katapat mo. Sino yun? Sila Kyle sa inyo ba yun? Kyle. Pero, Napis. Oh, Napis. Kasi medyo ano din, physical din yung si Kyle eh. So ayaw mo kay Kyle Napis? Hindi, maging mga kaibigan kami. Mabait yun eh, mabait ng bata. Pero nung finals kasi, di ba, nagbanggaan din naman kami. Okay. Jasper, for you, who's your, like a rival or a player that every time you played against this guy, you were like A game all the time? Either Ateneo with Nieto, Matt, or probably Aljun. But that's like offense versus offense.
Yeah. Who was the guy you hated playing against because this guy always like hurt you when you were running through screens or maybe UST? Marvin Lee did that a lot actually. When I was going through. Yeah, he actually did that a lot. I remember that. Yeah. Probably Marvin Lee. Marvin Lee. For sure. Mr. Escoto, ikaw, ano ka eh? Quatro ka. So medyo matindi yung mga pag-box out ganyan. Sino yung pagkatapat mo? Ah, ito na naman, siya na naman. De ano, Aroga. Oh, Aroga. Alfred Aroga. Mm. Yung championship na pinabantay sa akin. Sabi ko, "Uy, ano to, laban? Parang palaki ng katawan, pero kahit ako maliit lang, laban lang." And sa local naman sa ano, Ateneo, si Rafi Verano. Verano, ha? Oo. Laban. Oo. Oh, basin talaga. Pag nakatalikod ka, patay ka na. Di bibigyan mo na. Baunahan lang. Parang wala sa itsura. Wala. Pero kapag nandun sa court yun, grabe din. Laban din. Ito, palika to, maraming ano to. Mahabalistahan ito, tingin ko. Eh. Wala. Sa yung port siguro, si ano, hindi nyo na rin naabutan yun eh. Si Embe, naabutan nyo ba yun? Si John Embe. Enyo. Grabe yun. Hindi ko alam kung physical o talagang nakalakit eh. Ano eh, talagang, ewan kung hindi siya conscious na nakakasakit siya. Pero pag binabantayan ko siya, ang dami kong tama eh. Puro siko ang mga gumagano sa kanya eh. Tapos sa local naman, pinakahirap ako sa dalawa eh, sa Lasal. Pag nagsabay si ano Torres tsaka si AVO, ang lalaki nila, tapos sila ng sila sa loob ng paint. So kumbaga, eh ako pinapasalo nila palagi dun eh. So kumbaga, hirap ako dun sa kanya ng dalawa. Pero para wala kayo binigit din, parang ayaw na ayaw nyo talaga. Wala eh, kasi nasa amin yung pinaka-ayaw nila eh. Sino? Si Dennis. Siguro kasi Dennison pag tinanong yung ibang school, no? Siguro yung sagot si Dennison. Buti pala kakampi nyo, no? Buti pala nasa FEU. Okay, sige. Sarap nung kwentuhan natin. Again, we're still talking with the FEU legends. So tuloy-tuloy ang kwentuhan natin here on The Score. We'll be back in a moment. Sa pinakakulit talaga na teammate ko, si Pugoy talaga eh. Kasi parang siya yung close ko dati, best friend ko, kahit saan. Ayaw mo gusto naman kasi, roommate ko rin to sa, ano eh, sa... dorm. Sa dorm, sa FEU kasi. Ayaw mo din. Di ba sabi ko nga lahat tayo parang close. Pero pinaka-close ko si Pugoy talaga.